Kung di ka susuko, lulutang ka sa dugo. Yan. Tapos, ano, labanan na. Tapos, kung magsimula tayo sa Laguna, ang parents ko, taga Laguna. Pareho silang taga Pakil. Tapos, ang father ko, ang parents ng father ko, parents ng mother ko sa Laguna, sila yung, nasa hindi doon. Ko na matandaan kung sino. Ang banda ron. Ang banda 1 at banda 2, ito po ba ay big band? Ah, brass band. Pag sinabing brass band, parang marching band. Di ba mga fiesta-fiesta? Eh, standard yun nun eh. Pagka-fiesta, nagmamarcha sila. Standard na yon. Tapos sa gabi, harapan yan ng serenata kung tawagin nila. Tapos uso nun yung harapan ng drummer ng mga brass band. Parang battle. Oy, ganun nung araw. Ayun, nakukumbida ako sa mga ganun na hindi ko man alam kung anong gagawin ko. Yung pala, may kaharap ako ibang drummer. Doon na lang. Oh. Hindi mo alam. Oh. Tapos yung kaharap mong drummer, kaibigan mo pala. So, ganun yung takbuhan ng brass band nung araw. Ang father ko, nagpunta na dito sa Manila, batang-bata pa yon. Nung nandito na siya sa Manila, nagtayo siya ng band dito para mga Dixieland pa noon ng araw eh. Ang father ko, clarinet ang talagang major instrument niya eh. Nung time na yon, ang father ko ang soloist ng Manila Little Symphony. Pinapanood ko yan, maliit pa kami, magkakapatid kami. Pito kami magkakapatid eh. Ang father ko kasi, musical director din sa radio program na, ayan, sila Susan Roses, Amalia Fuentes, Romeo Vasquez. Sila yung star dun sa radio program na yon. Gabi ng Shell ang title. Gabi ano. Ng Shell po. Oo, Gabi ng Shell. Sponsored by Shell. Tapos, andyan yung mga magpapatawa, si Chiquito, si Ben Cosca, yung Bentot. Ano pala? Sa ano pala? Radio pala nagpapatawa ng Chiquito? Ang music doon, live, orkestra ng father ko. So ako, sinasama ako ng father ko. So bata pa lang ako, napapanood ko na kung paano tumutugtog yung ang galing. Sabi ko, ang galing nitong drummer. Ang drummer niya, si Tony Velarde. Ayan ang paborito kong drummer noon. Anak niya si Glenn Velarde. Yun yung kung saan-saan din nagda-drums ngayon. Exposure po nung sobrang aga din ang exposure sa inyo ng ano? Oo. Actually, maliit pa ako. Puro mga pianista yung kapatid ko. Pagka nagka-piano sa bahay yan, sinasabayan yung stairs namin. Pag ginano mo yung wall, tunog bass drum. Pag nadinig ko yung kapatid ko tumutugtog, sinasabayan ko yon nung mga quarter note. Boom, 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 boom. Kahit na anong tugtugin nila, nandun ako. Para akong metronome nila. Nalilibang lang ako nun. Una, sabing gano'n ng kapatid ko, nai-istorbo daw siya. Pero nung tinutuloy-tuloy ko na, gusto na nila sasabayan ko. Kasi ako na yung nanggiging metronome nila eh. Siguro mga 5 years old ako nun. Saling po sa ako, nagpe-percussion ako. Bongos, maracas, yun. Nung time po na yun, may formal training na kayo sa... Wala, yun lang ang... Kasi talagang pinapasaling po sa lang, try-try lang. Oo. Kasama ako ng father ko kasi tumutulong din ako sa pagbuhat ng instrumento niya. O, sumama ka ha, para matuto ka ng ganito. Ah, wala, wala. Tulong ako. O, tulong ako. Yun. So, yun, radio lang ha, walang ano, radio lang walang yun. Video. Oo, tapos yung mother ko nakikinig sa bahay kasi siyempre, orkestra ng father ko yung tumutugtog doon, nakikinig ng drama, mga ganun. Drama na musical. Ha? Kasi kakanta pa si, yan, si Pilita, guest doon. Tapos meron pang komedya, di ba? Yun, iba naman yun. Iba naman yun, yung, kung di ka susuko, lulutang ka sa dugo. Yan. Tapos, ano, labanan na. Tapos, habang naglalabanan, tumutugtog yung, ang tugtog pa na, talan, 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 tapos, nag-ispadahan doon sa stage. Ganun. So, doon pa lang, na-expose na kayo, pinapapalo na kayo, sali-sali pa lang. Okay, doon ako natuto sa orkestra ng father ko. Yan, sa Juice Mag, ano yun, American Club yun eh. Dalawang club yun na ang father ko ang parehong, kumbaga musical director o band leader. Doon sa kabila, ang drummer si Tony Velarde. Doon sa kabila, drummer, yung brother ko, yung panganay eh. Yung drummer doon? Oo, yung brother ko, drummer. Arkitekto din yun. Lahat kami involved sa music, pero music may kanya-kanyang another profession. Kasi ang katuwiran ng father ko, pag hindi ka naging successful as a pianist, kumuha ka ng doktor. Ang music talagang kaduktong namin na malaking tulong as a profession. Hindi man, may fallback. Yung isip ng father ko,
na, okay, music kayo lahat, pero may kanya-kanya kayong course na kukunin. Ang gusto ng father ko, maging civil engineer. Okay, enroll ako ng Mapua. Pag-enroll ko ng Mapua, merong band ang Mapua. Nag-audition ako, pumasa. Yung pagkapasa ko, ang hawak ko nun yung piccolo, hindi drums. Tapos, brass band po ito, ng brass band? Oo, brass band ng mga eskwelahan. Dahil din sa music, libre yung matrikula. Ngayon, ano, kinuha ko ng central bank note, hindi yung pera. Central bank note na, nota. Ibig sabihin, orkestra ng central bank. Kinuha nila ako dahil wala silang drummer. Tapos nung nasa Mapua ako, napunta na ako ng snare drum. Lahat ng membro ng orkestra ng central bank, dapat eligible na empleyado ng central bank. Hindi ka pwedeng mag-member ng band na outsider, hindi pwede yun. So, ang ginawa nung musical director ng Central Bank, kinuha ko as messenger. Hindi, nag-aaral pa ako eh. Working student. Working student. Sinabi sa akin, ano kinukuha ko? Sabi ko, engineering. Naku, mabuti mag, ano, shift ka na ng commerce para pagkatapos mo, dito ka na talaga sa Central Bank. Na. Ayan, shift ako ngayon ng commerce. Mapuwa pa rin. Ano na, FEU naman. Ayan, Central Bank na. Lalo akong nahasa ng pagtugtog with orchestra. Pero, ang talagang naging school of music ko, yung orchestra ng father ko. Yung brother ko, nagkaroon ng chance na kinuha siya para tumugtog sa Guam. So, walang drummer ang father ko. Napilitan akong pumalit. Hanggang sa masanay ako, mga 12 years old ako noon. Una, sit-in lang ako sa orkestra ng father ko. Tapos hanggang sa, ako na mismo yung drummer. Tapos, nag-school pa rin. Schedule na school. Eh, gabi naman yun. Talaga nasanay na ako with orchestra. Ang father ko, session musician din. Dumutugtog siya kay Pilita. Doming Valdez ang musical director ni Pilita noon. Minsan, hindi sumisipot yung drummer. Oo, para kay Pilita. Para kay Pilita. Yung drummer na yon pinsan ko, Hil Galiluyo. Sabi nung father ko, subukan niyo yung anak ko, the drum yan eh. O, di, pinaupo ako. Tapos yung tutugtugin, familiar na rin ako. Full on the hill. Tapos yung areglo, yung pang-areglo, na familiar ako. So, nakatulong sa akin, yung mahilig ako makinig ng top 40s noon. Nakatulong sa akin yung pakikinig ko din. At the same time, bumabasa ako ng drum note. Naku, yung pagtugtog kong yun, nagulat. Nagulat sila, marunong ka palang mag-drums. Napansin ngayon ni Pilita, na parang nag-iba yata ang ano, ng drums, yung gano'n. Nagustuhan niya sa madalit sabi. Kung pwede daw, ako na yung maging regular drummer. Yun yung nagbuka sa akin sa ibang ano din. Bukod sa Villa Records, habang nag-aaral ako, since ang recording session is araw, so, nag-enroll ako sa gabi. Tuloy, yung recording ko sa bilyar, sa araw, tapos sa gabi, pasok ako. Then, eto na yung kay Pilita. Nung malaman nila na may drummer na ganito, nakarating kay Jose Marie Gonzalez, may-ari ng Cinema Audio, na meron daw drummer na ganito pumalo, nirekomenda ako sa isang recording company na doon kami nag-recording sa studio ni Jose Marie Gonzalez. Nung pag-recording ko doon, hindi malakas pumalo na halos buong studio. Na-occupan na yung sound tama and drums. Lang tama lang music. Para doon sa music. Ang ginawa, nirekomenda ko sa ibang recording companies. Hindi kasi nahihirapan yung technician na i-balance yung drums dahil yung nagda-drum na mismong nagbabalance na ng pagtugtog niya. At tapos yung pagtugtog ko, since nakikinig ako ng top 40s, kung ano yung nauusong tugtog, nandun ako. So nakikinig ka, hindi ka lang basta palo ng palo. So ang katuwiran ko dyan, maging musician ka, hindi ka lang drummer. Ibig sabihin, marunong ka makinig sa ibang musicians. So, hindi mo na iniisip, anong palo ko? Oo, ano itong nakasulat? Kailangan na nangyayari sa buong music. Oo, ayun. Be a musician, not just a drummer. Bata pa ako, naiisip ko na yung business. Be a businessman, not just a musician. Nadagdagan ngayon. Nadagdagan. Oo. So, ang ginagawa ko ngayon, habang nag-recording ako, tinitinan ko yung nag-deliver dun sa studio. Wow, halos araw-araw. Sabi ko, bakit nag-deliver ba kayo? Bakit hindi nyo na lang i-stationary na? In-house na. Para hindi kayo pabal.
ay, ganyan yung ang order sa amin sa office eh. Pagkatapos gamitin, dapat balik namin. Kung gagamit bukas, edi bukas, babalik namin. Ang ginawa ko, bumili ako ng dalawa nung dinideliver nila. May work na po ba kayo maliban sa... Yun ang pinagkakakitaan ko, yung pag-drums ko. So, from kinita nyo doon, pinag-invest nyo sa instrument? Oo. Yung kinita ko sa father ko, yung orkestra ng father ko, binili ko ngayon ng nakikita ko, nire-renta ng recording studios, yung ganun. Bumili ako ng dalawa noon, re-renta ng drums to doon sa ganun. Lagyan ko na itong studio, nilagyan ko yung cinema audio. Tatlong studio yun eh. So lahat po ng studio na yun, nag-provide kayo ng drums. In-house na nila yun? In-house na nila, pero nire-rent sa akin. Mga ilang, anong edad yun na po noon? Nung sinimula niyo yung mga ganong diskarte? Simula pa nung 17 years old ako. So tumutugtog ako, may rental pa yung ibang instrumento ko na ginagamit sa recording. Kasi nga, naisip ko, nirerenta nila sa labas. Eh, di bumili ako nung alam ko naman kung anong kailangan dito eh. Hanggang sa ngayon, yung instrumento kong yun, pag may ibang musical director, eh kanino itong instrumento na to? Pwede ba itong magamit? Meron akong recording dun sa ganyan. Ayan, iba na yun. Lumalabas na yung instrumento. Bili ako ng bili dahil halos lahat yan ang ginagamit. Anyway, yung DX7 talagang napaka in-demand sa mga recording. Si Ryan Kayabyab, si Willie Cruz, si Louis Ocampo. Nandami mga musical director na ang gusto nilang gamitin, yung DX7 at saka yung Rhodes, Fender Rhodes. Hanggang sa 9 na DX7 ang naano ko. Ibig sabihin, nagkakasabay siyam ang gumagamit. Hindi lang naman sa recording studio. Hindi lang. Pati sa live. Tapos may mga program yan. Eh ako, meron akong RAM na nandun yung ginagamit ni Louis Ocampo, nandun yung ginagamit ni Willie Cruz. So, nandun... pa, paano na po ba kayo ng... Halos lahat ng recording ni Louis Ocampo noon, ako yung nag-drums. Kay Willie Cruz, lahat din ng recording niya, ako din yung nag-drums. Si Ryan Kayabyab noon, halos noong magsimula siya, ako din yung drummer niya. May tinutugtugan kami, Boulevard Hill, Intercontinental. Si Ryan, nagpapasyal doon, nakikinig lang, gano'n ang... Hindi pa, ano hindi yan. Pa po siya yung... Hindi pa siya Ryan Kayabyab, no? Hanggang sa na-meet na namin sa recording, napasyalan daw kami, pinakinggan. Then, kami na yung ginamit sa recording. Dahil masyadong nakilala ako sa recording, sino yung nag-recording kay Haji nung ganito? Sino yung nag-recording kay Basil nung ganito? Pwede ba siya kunin? So, yun nga, word of mouth na. Oo. Pag mag-recording ka, wala kang time ensayuhin kung ano yung i-re-record eh. Lalatag sa yung chart mo. Today, o recording tayo dito. Oo. Saan mo yung kanta? Dito mo na gagawin. Oo. Noon pala, talaga kasi record tayo ngayon. Oo. Dito mo na maririnig yung kanta. Oo, doon mo malalaman kung ano yung i-re-record. So, paano mo i-ensayuhin? Eh, doon mo lang malalaman kung ano yung i-re-record. So, sanay na ako ng ganon. Halimbawa, kinuha kami ng... Baguhan pa lang ng arranger. Binigyan kami ng guide. Tapos sasabihin sa amin, ganito ang gusto namin dyan. Yung parang ganito. Parang ganon. Alam ko na kagad. Alam na kagad ng bass player. Ano ibig sabihin niya? Halimbawa si Ryan, lalatag sa inyo yung pyesa. Pagtunog, yun na yun. Madali na dahil talaga sinulat niya lahat eh. Even yung drum parts, sinusulat niya? Oo, sinusulat. Sinusulat ni Ryan yun. Sinusulat ni Louis Ocampo yun. Pagka nadinig mo na kung ano yung sinulat nila, doon ngayon papasok yung musicality mo. Nung madinig ko yung part ng guitar, nadinig ko yung bass, bagay dito, gano'n. Hindi na sinasabi ni Ryan or hindi sinasabi ni kung sino man ang musical director, June, ito ang gawin mo dyan. Actually, nakasulat na kung ano yung gustong paggawa sa'yo. Pero once na madinig mo, guide na lang ngayon yun. Pero yung guide na yun, tugtugin mo, okay na yun eh. Halimbawa na lang, sa Apo, Ewan, 3-4 jazz yun. So, nakasulat, 3-4 jazz, eto, nakasulat yung pattern. Tapos, nung tumunog na ngayon, doon ko malalaman, bagay kong gawin to dito. Yan, wala na ngayon doon sa pyesa yun. Hindi pa kayo na ano po noon, no? Hindi ako naniniwala sa best. Maaaring doon sa kategoryang yun, pagdating sa recording nung araw, the best, eh. Ano, yun. Sa dami ng recording ko, yun, most recorded drummer yan, yun ganun. Hindi lang naman si Ryan ang arranger. Dory, Willie Cruz, marami, mga hindi mo nakilala eh. Doming Amarillo, Doming Valdez, mga iba-ibang musical director. Halos ako din na nasa isip nilang kunin. Dahil gusto nila akong kunin,
Tatawagan ako. Naku, hindi na ako pwede kasi meron ako ibang recording schedule. Since mahirap na akong kunin. Mga kabanda nyo, kayo na ang pipili. Oo. Alam ko kung sino yung mga nakakasama ko mahuhusay doon sa ganun. Tawag dun sa ganun noon, nombrador. Nombrador? Musicians coordinator sa English. Ang nangyari ngayon, halos lahat ng recording, ako na yung pinapakuha ng mga musicians. Ayan, doon na pumasok si Munina. Si Munina na magtatawag. Wala pang cellphone nung araw. Tapos 14 siya noon. Di ako, mga 17. Kinasal kami, 21 ako. Kaya okay. Nag-start siya sa profession niya. Along the way. Andun ka na noon. Simula pa lang, andun ako pa na ngayon. Pero kumikita na ako as drummer. Kaduktong ko na yung negosyo eh. Basta iniisip ko, ang gagawin kong negosyo, yung involved sa music. Kay Pilita, naging drummer niya ako, di siyempre, doon sa recording niya. Pag mag-show na ngayon sa labas, ako pa din ang magiging drummer niya. Pag show niya sa labas, yung sound system, akin pa din. Nagda-drums ako, ako din yung technician. Ang katulong ko sa sound system, yung kapatid niya, yun yung manager niya. Ayun, dahil nga sa pagtitiwala. Kung ilan yung nag-recording sa isang araw, halimbawa, limang recording yun, na ako yung kukuning drummer, kukuha ako ng limang drummer para mag-sub sa akin doon sa ibang recording. Isipin mo yung isa sa mga 10 na nakukuha kong mag-sub sa akin, si Mardison, si Ernie Severino, si Rolly Kison. May kwento kayo sa akin about dun sa Apo, kay Celeste, yung ano po. Nasa ibang bansa kayo, palili pa rin kayo papunta ron. May another na tatawag, palili pa rin kayo. Kasi usually, pag nag-record yung isang artist, pagdating na mag-show na sila, kahit dito lang, ang tendency ako na din ang kunin dahil ako yung nag-drums doon sa original eh. Si Celeste, show kami ng LA. Tama-tama, meron kaming show sa Hawaii, sabi ni ng Apo. Pwede ba pumunta ka doon? Total, hindi na kailangan ng visa. So pagdating doon, ako pa din yung mga hinahabol nila. Dito pa lang, puno na ako ng schedule eh. Nung nandun na ako, nandun din pala yung mga ibang pinapaluan ko. Pupunta ako ng Hawaii. Tapos, balik uli ako sa LA dahil may series of show si Celeste doon eh. Babalik ako dito, si Ku naman ang aalis. Babalik ako dito, si Haji naman ang aalis. Pagbalik ko dito, si Shasha naman ang aalis. Pag ganun-ganun ako, kinuha ako ng Apo para pumunta ng Hawaii. Pagpunta ko ng Hawaii, ang magbabayad sa akin, yung producer ng Apo. Bukod pa yung sa show ha, iba yung talent fee sa show. Habang tumatakbo yung araw, binabayaran ako ng $100 a day dahil yun yung nawawala ko dito sa Pilipinas. Ano po yung words of encouragement for tips para sa mga full-time musician? Yung bread and butter po nila yung pagtugtog na naka-experience ng challenge ngayong pandemic. Dapat may gig sila, dapat meron sila recording. Pero nawala ngayon yun dahil, lockdown. Kaya ang advice ko, sa ngayon, na kahit hindi nangyari yung pandemic, haluan nyo ng negosyo, kahit na anong career ang ano nyo. Kung nasa music kayo, haluan nyo ng business. Nawala ngayon yun dahil sa pandemic. Isip kayo ng pagkakakitaan. Yun, doon sa mga naapektuhan ng lockdown. Ako, ang nangyari sa akin nung lockdown, ito, naisip ko, yung YouTube channel ko. Tapos, ano na rin eh, yung edad ko, hindi na para katulad nila Junjun, nila Ninyo. Oo, hindi na. Gusto ko man, may kumuha man sa akin, kukunin ako sa gig. Oo, kaya kong tugtugin yan. Kaya ko pang tugtugin yung mga ganito. Pero yung drive ko, hindi ko na kaya, hindi ko na makita yung dadaanan ko. Pag uwi ko, paano ako uwi? Sige po, imbitahin niyo po sila sa YouTube channel. Ay, oo. Yan nga. Actually, kaya ako interesadong magpa-interview din kay Blue dahil puro drummer ang kinakausap niya eh. Tama-tama, in-explain ko ano yung mga ginagawa ko doon sa YouTube channel ko. Yung mga kanta pa lang yun. Maaaring alam niya yung kanta. Pero hindi niyo alam ano yung ginawa ko doon sa kanta. Alam mo ba, Blue, yung ginagawa ko dyan sa YouTube channel ko, yan yung tinuturo mo sa kanila eh. Puro basic yun eh.
panoorin niyo yung YouTube channel ko. Doon yung malalaman yung mga tinuturo ni Blue. Yun yung in-apply ko doon. In-apply ko lang in a musical way. Yun mga papanood niyo doon. Yung tinuturo ni Blue, yan yung stepping stone papunta doon sa ginawa ko. Halimbawa, yung rudiments, tinuturo niya, ito yung single stroke, double stroke, para diddle. Ito yung basic na pattern na pag-uumpisa. Yung basic pattern na tinuturo niya, tingnan niyo, mapapanood niyo doon sa YouTube channel ko. Kaya, importante panoorin niyo yun. Na yung ginagawa ko pula doon, hindi naman mahirap. Ang nadagdag lang sa ginagawa ni Blue sa YouTube channel niya, at saka doon sa YouTube channel ko naman, na dapat panoorin niyo, ay kung paano i-apply yung tinuturo ni Blue. Hindi naman sikreto eh. Isipin niyo, palagi pag drums niyo, play for the music. Nag-drum ako for the music. Hindi ako nag-drum na para pakita ko. Ah, ito, ganito. Ito yung mga ano, Larnell, ano yun? Ah, oh, ayan, yung mga solo nung ganyan, oh. Ano, hindi masama yun, gawin nyo yun. Pero, hindi naman sa isang show, puro drums, drum solo ang gagawin nyo. Halimbawa, Sarah Geronimo, hindi naman kayo magsosolo ng drums doon. So, ang pagtugtog para doon sa music nung singer. Tumutugtog kayo for the music, for the song, kung ano yung tinutugtog nung singer. Makikita nyo doon sa YouTube channel ko, hindi akong bida doon. Yung tinugtugan ko doon. Kaya ako lang ginawang video yon, kasi nakikinig lang kayo ng mga artist na yon. Hindi nyo nakikita yung drummer, hindi nyo napapansin kung ano yung ginagawa niya. Yung YouTube channel ko, i-type nyo lang June Regalado, lilitaw na si Ninyo, si June. Yung mga anak ko. June Regalado. Ang concept ko, mga OPM, yung mga nirecord ko nung araw. So, yung mga bata, maaaring hindi nyo na inabot kung ano yung nirecord ko. Yung mga may edad na mahilig sa music, favorable na ano niyo yun. Gusto niyo malaman kung paano ko pinalo yung, alam mo, yung mga sa VST. Siya pala yung pumalo. Ako na. Tingnan niyo. Oo. Hindi ako doon nagtuturo. Bahala na si Blue doon. Application si Tatay Jun. Kaya tama-tama pag pinanood niyo yung, kaya yung nanonood na kay Blue, yung kung ano yung tinuturo niya, hindi lang niya maano. Tingnan niyo doon sa YouTube channel ko. Ito pala yung paggagamitan ng tinuturo ni Blue. Kaya kayo mga drummers na nanonood kay Blue, yan, dun yung makikita ngayon, ano yung mga pinagagawa ko dun para sa song na yun. Then, at the same time, umisip kayo ng negosyo habang tumutugtog kayo. Ano mong mangyari? Mag-lockdown man ulit. At least meron kayong extra. Ano, isa ka ng alamat? Isa kang alamat. Isang alamat. Isa kang alamat, t-shirt. Sa likod may dalang t-shirt man. Oo. Alam na tayo. Paalam na uli kami. Okay. Paalam. Okay, bye. Paalam po. Thank you for viewing.